Si Congressman Benny Abante Jr. ay kasalukuyang iniimbisigahan matapos masangkot sa isang kontrobersyal na skandal na naganap sa Cavite. Ayon sa mga ulat, may kinalaman umano ang pambabatas sa mga ilegal na aktibidad na nagdulot ng pag-aalala sa mga residente ng nasad lugar. Patuloy na iniimbisigahan ang mga paratang upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, si Congressman Rodante Marcoleta ay inunan ng papuri at suporta mula sa publiko matapos mapamahagi ng tulong na umabot sa 1 bilyong piso. Ang ayudang ito ay nagkaroon at natoon sa mga mahihirap na sektor ng lipunan na nangangailangan ng pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. Maraming kababayan ang nagpapasalamat sa kaniyang aksyon na itinuturing na malaking tulong lalo na sa mga panahon ng krisis. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga kaganapang ito lalo na magkakaroon ng masusing imbisigasyon sa mga ligasyon laban kay Kong Abante, habang ang pagkilos ni Kong Marcoleta ay nagpapatibay ng kanyang reputasyon bilang isang lingkod bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dalhin sa araw na to dito lang sa Cavite dahil sa Servicio Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Teka lang po, parang hindi ata ako makapaniwala doon sa sinabi niya. Eh, kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Eh, ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nagsympathize man sa akin ng tao, magagawa nila ito. Yun! Sige po! Ayaw ka na namin dyan sa Kongreso. Diretso na po sa Senado. Dudurugin natin sila. Yung dala-dala mong opya. Oh, asa ng katarungan? So, sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Ah, mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O eh, kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawa nito. Hindi ako. Tandahan kayo, baka matulbo kayo. Ito ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. Lahat ng ahensya dinala dito. Parang B in DM eh. Ulitin po natin. Ito ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. So 120,000 daw po ang makikinabang. 120,000. Oh, magkano? Paso. Dito, lahat ng ahensya dinala dito, ang ating mga eskwelahan, ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Servicio Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa ating lahat. One billion itong caravan. Itong caravan po nagpamudmud ng 1 billion pesos diyan po sa lalawigan ng Cavite. 1 billion po yun, ha? Billion. Alam niyo po magkano ang utang ng Pilipinas? 17 trillion. Ngayon, kung hindi natin i-manage ng maayos ang ating kaban, ito po ang mangyayari sa atin. Talagang malulugmok tayo sa utang. At itong mga opisyales na inalal natin, na hinuhulul naman tayo. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ano? Teka lang.
Teka lang. Ano, may narinig ako ha. Hindi ako ready dun ha. Pakinggan po natin. Ahandahan kayo, baka matulpo kayo. Ito ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. Lahat ng ahensya dinala dito, ang ating mga eskwelahan. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Servicio Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa ating lahat. Alam niyo po, yung mga ganyan, is a early campaign po yan. Early campaign ang ginagawa ni Tambaluslos. Pagdating ng kampanya, hindi ko po alam kasi mahaba pa yun, 2028 pa yun. Oh. So, trillion-trillion pa ang i-release natin. Dito po ako nagulantang. Pakinggan po niya. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun. Narinig po ninyo? Ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. Lahat ng ahensya dinala dito, ang ating mga eskwelahan. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Servicio Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa ating lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Narinig po ninyo. Wala pang lagay sa akin, eh. Naku po. Napatalon po ako dito sa upuan ko. Grabe po. Wala pa daw lagay sa kanya. Ibig sabihin, kung maglalagay ka 10% ng 1 billion, magkano po yun? 10% ng 1 billion, 100 million. 10%. Eh kung umingi siya 20%, hypothetical lang po, hindi po sinabing umingi ang ating Governor Jovic Remulla. Let's say 20%, 200 million. Sana all. Tuloy. Ang total cash assistance, 450 million. 1 billion, tsaka kala ko natapos na dun eh, sa 1 billion eh. Meron pa palang ano eh. Meron pa pala. Kala ko natapos na dun. 1 billion pesos ang inahandog para sa ating lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wow. Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na pinibigay sa inyo lahat. Oh, ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker. Kala mo si, ano eh, kung magpasalamat sila dito kay, ano, kay Speaker of the House, Martin Romualdez, kala mo galing sa kanya yung mga pinamimigay nila, yan, no? Kung magpasalamat sila sa kanya, akala mo talagang siya nagmumudmod. Yung umasta sila, akala mo talaga, Mr. Speaker, maraming salamat po sa mga ibinigay po ninyo. Sana po hindi galing sa kurap. Hindi po ba kayo nanggigigil? Ang pinasasalamatan ninyo isang trabahante lang na si Speaker of the House na tayo rin ang nagpapasahod. Parang kumuha ka ng katulong, ha? Nagluto siya, nag-ano siya, nagsalita ka, lahat ng pasalamat nandun sa katulong mo, akala mo siyang bumili, akala mo siya sa kanya nang galing yung pagkain. Eh, katulong lang naman. Ito namang Jovic Remulla na to, lahat sila, hindi lang si Jovic Remulla. Kung makapagpasalamat kay Martin Romualdez, ay wagas. Bakit? Sa kanya ba galing ang mga yan? Kung maalala niyo ang Pangulong Duterte, ayaw niya yan. Ayaw niyang siya na pasalamat po. Hindi, sabi ng Pangulong Duterte, sa inyo pera yan, mga hulul. Kaya dito, mga minamahal kong kababayan, mga ka-reaction. Ha? Ito, mga ka-reaction. Ito, nadulas dito si John Vick. Eh. Ang sabi niya, wala pang lagay yun. Siguro, joke na nadulas lang yun. Yung joke na ginawa niyang joke, pero totoo, nadulas siya. Kailangan niya ng lagay. Marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalir sa amin dito. Nagkakaisa kami para sa inyo. Nagkakaisa kami para sa Cavite. Nagkakaisa kami para sa Bagong Pilipinas.
Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos! Maraming maraming salamat po! hindi ko po alam kung anong mangyayari sa ating bansa. 3 years from now, nasaan na tayo? Yan po bang mga nararanasan nyo ngayon na kung itrato kayo ng gobyerno para mga pulubi, bibigyan niya kayo ng 5 kilong bigas, 5,000 piso, tapos palakpak ninyo hanggang tenga, ang ngiti ninyo hanggang tenga, pagkatapos ng 1 araw, 2 araw, wala na yung 5,000, tsaka yung 5 kilong bigas, saan kayo pupulutin? Nga. Walang mga infrastructure, walang mga proyektong, solidong proyekto, hindi katulad ng Pangulong Duterte, may mga train, mga subway, may mga daan, build. Sila, anong ginawa nila? Ah, ano, ayuda. So, mga ka-reaction, dito talagang nakakapanggigil ang ginagawa ni si Speaker Martin Romualdez. Na actually, hindi lang siya dapat ang sisihin dito eh. Lahat ng mga sabagay, wala kang dapat sisihin sa kala. Sila, lahat. Kasi lahat sila nakikinabang. Bakit? Subukan mo nga hindi busugin ang mga kongresista na yan, katulad ng ginawa ng Pangulong Duterte. Hindi niya binusog ang mga yan ng pera o ano. Ayan, mayroong hearing dyan sa Senado nung panahon niya. Si Baste, si Pulong, kung ano-anong ginagawa ni Trililing. Pero ngayon, tignan mo, wala. Alam niyo kung sino po ang tinutusta at ginigisa ang Madamin De Sara, kaya nga lang hindi sila umubra. Sabi nila kay Madamin De Sara, "Oy, mag-out ka, mag-take out ka, out, yung out." Sabi ni De Sara, "Sige." "Oh, gusto niyo pa? Oh, sige." Kaya pagbalik ni Madamin De Sara niyan sa Kongreso, itong si Abante, tsaka itong si Kimbo, siguro naka-diaper na. Baka makita pa lang ang Madamin De Sara, mawiwi na sila. Ito namang si Chua, siguro may dalang wheelchair. Kasi baka makita pa lang ang ating Madamin De Sara, hindi na makatayo sa upuan niya, ipapatulak lang niya. Ipapatulak niya kay Paduano. Tapos si Paduano, meron siyang ano, alam mo yung sa kabayo, yung nilalagay dito? Yung sa kabayo yung nakaganyan. Yan, maglalagay siyang ganyan, yan, ganyan. Maglalagay siyang ganyan si Paduano para hindi niya makita si Madamin De Sara pag tinutulak niya si Chua. Imagine ninyo ha, ito, hypothetical lang, matigok si Marcos Jr. mamayang gabi, biglang presidente si Madamin De Sara. Tingnan natin kung ano yung tigas ni Dan Fernandez. Palagay ko si Dan Fernandez tutululaway niyan eh. Tutululaway, tatakbo doon sa likod. Alam mo kung saan likod siya tatakbo? Ha? Sa likod ni Marcoleta. Sasabihin niya, Your Honor, papalapit sa akin si Madamin De Sara. Tapos si Don Gonzales, no? Si Don Gonzales naman. Napansin ko lang si Don Gonzales, biglang tumanda ang itsura, no? Tsaka parang pag nagsasalita siya, parang dumidikit ang dila. Ano kaya nangyayari kay Don Gonzales, no? Nagtaka lang ako, biglang tanda ng itsura, biglang kulubot ng muka, parang laging puyat, parang laging hindi ko maintindihan. Sana naman okay lang siya, no? Kung Dong, okay ka lang ba? Ba, ayusin mo yan. Kaya po, itong mga to, kawawa po ang taong bayan sa ginagawa nila, mga minamalungkong kababayan, dahil sa mga pang, alam nyo, yung 5,000, hindi po masama yan eh, kailangan ng taong bayan, kailangan ko yan. Kaya kita, kailangan ko yung 5,000, darating sa'yo, 5,000, a-attend ka lang dyan, 5,000. Paano naman ang dapat paglagyan ng perang yon? Hindi naman dapat gawing ayuda. Eh kung yung mga perang yon ginamit sa mga may sakit, o ginamit sa mga nangangailangan talaga, ginamit sa mga kolehiyo, ginamit sa mga eskwelahan, sa mga tulay, sa mga daan, okay lang yan, nanakawin din naman dun eh. Ito po ha, pakinggan po natin ito. Ito malupit dito. Hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag kapagat meron siyang 6 na buwan na natitira pa, eh ang gusto sila na yung ano, makikita mo na talagang may
May mga plano na hiyain ng Vice President. Sir, kasi dito, ang sinabi po ni Senator Marcoleta, ito po sinabi niya, wala nang makakapigil sa kanya hanggat pwede siyang magsalita, ay magsasalita siya. Nasiya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin ay briefing lang, kung magtatanong lang, parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Dahil ang nilalaban ko ay justisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako kung inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Eh, vice chair ako dun eh. Asan ang katarungan? So, sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako dun. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Ah, mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O eh, kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong sa wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa kamera? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Hmm. Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran, ay ganito pa yung gagawin. Kaya po, ang gobyerno natin ngayon, kung sino yung mga mangmang, kung sino yung mga walang laman ng utak, katulad ni Erwin Tulpo, imagine niyo po Erwin Tulpo, tingnan niyo po yung mga Senate slate nila, Erwin Tulpo, Lito Lapid, yung isa, yung Bilyar, yung bata. Tapos nandiyan pa si Ping Lacson. Ang kalaban ni Ping Lacson, si Manny Pacquiao. Nandiyan lahat yan. Oh, nakalimutan ko na yung iba. Sino pa ba nasa slate nila? Si Bong Rebillan. Ako po, huwag po kayong bumoto ng isang nagbubutots na senador. Wala. Si Pia Cayetano, pwede pa eh. Pero cancel nyo na kasi nakadikit kay Marcos Jr. eh. So lahat po ng mga nakadikit kay Marcos Jr. Ito lang po, ito lang po. Para sa akin lang to. Huwag niyo pong aaluhan ang mga senador na dala-dala po ng PDP laban. O mas papiliin ko kayo si Philip Salvador o si Lito Lapid. O, papiliin ko uli kayo si Philip Salvador o si Manny Pacquiao. At least yung tatlo na yon, kung binoto mo si Philip Salvador, alam mo na may susuporta kay Robin Padilla, may susuporta kay Bongo, may susuporta kay Rodanti Marcoleta, may susuporta kay Bato de la Rosa, boto na rin po yun, isang boto na yun. Oh. Sige, ito na lang. Papiliin ko kayo si Philip Salvador o si Budots. Eh, lahat yung naki Marcos Jr., puro mga balimbing yan eh. Oh, sabihin natin, Bilar. Noong panahon ng Pangulong Duterte, si Mark Bilar, sumikat. Oh, naging senador. Nakadikit kay Tatay Diggs, umalis. Nanay niya, ganun din. Mga Cayetano, nakadikit kay Tatay Digong, umalis. Pumunta kay Bangag. Ngayon, si Manny Pacquiao, ganyan din. Yung unang takbo ni Tatay Digong, nakay ni Tatay Digong. Puro mga, ayaw ko sabihin, mga abnormal eh. Alam mo yun, kung may mga normal na tao, pwede ba natin silang isali sa mga normal? Ako kasi ano ako eh, extraterrestrial ako eh.
O ngayon, ito po, ang usapan natin. Ang ating Senador Rodante Marcoleta, ito po yung kanyang uli sinabi. Magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Opo, Congressman, sir. Hanggat daw nakakapagsalita siya at nakakatayo siya, sasabihin niya ang gusto niya sabihin. Ba, Senador Congressman Rodante Marcoleta, ano bang ibig mo sabihin yan? Malapit ka nang hindi makapagsalita at hindi tumayo, wag naman. Bigyan niyo pa kami kahit mga 25 taon pa rin. Maraming salamat po sa inyong panahon. Naalala ko tuloy yung mga palatuntunan natin, parte yung point of order. Bukod sa gustong gusto ko yun, malambot. At na pwede kong hawakan ng kamay. Ano kaya yung malambot na yun? Ah, Congressman Marcoleta, ano yung malambot? Gusto mong hawakan sa kamay? Yun na lang ang kinain ko dahil sa nabutong na rin ako eh. Oo. Tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pagtingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ah, ganun pala yun. Wala na, pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa narinig ko salita ng salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, si Paduano, yung lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP eh. Ayaw naman. ito. Para hindi malaman ng iba, itatanong ko. Siyempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya, partner. Oh, pero ang nabanggit niya is, parang sinabi niya sa press ko na parang ano, kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko, kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Aba, bahala na kayong mag-conclude, pero hindi mo pwedeng sabihin sa inyo kung ano binulong niya sa akin. Kong, panguli na lamang po, ano... So ibig sabihin po, yung sinabi ni Madam Inday Sara doon sa press con, na hindi po pala yun. Kaya dito ha, mga balimbing ha, balik tayo sa mga balimbing. Balimbing Bilar, balimbing si Manny Pacquiao, balimbing si Cayetano, balimbing si lahat, si Bong Revilla. Sino pa ba? Mga balimbing yan eh. Bakit? Bakit hindi ko masasabing balimbing? Shipping Lakson nga eh. Ang dami niya mga atake kay Marcos Jr. nung palaw ng eleksyon eh. Ngayon, nakahuto siya kay Marcos Jr. Bakit? Pera ba yan o hindi? Si Manny Pacquiao nga, bilyonaryo na yan eh. Bakit na kay Marcos Jr. pa? Tanga ba yan o hindi? Eh si ano nga, si Bong Revilla Jr. eh. Ayan, nandiyan siya ngayon. Convicted ba yan o hindi? Yun po yung mga tanong lang. Wala po ang ini-implied doon. Mga tanong ko lang yun. Sino pa ba dyan? Si Lito Lapid. Aba, buhay pa ba yan o hindi? Wala nga si Lito Lapid lumilitaw lang pag-election. Yan ang idol ko. Inayo pa ako, walang issue sa buhay. Di po ba? Sa kanilang inilukluk na representative, hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban natin ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasaling pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership ay... Iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kong, kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings
hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Eh, malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano mang kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito, pag-aari ng Aboitiz ito eh. Aagawin yung prangkisa ng Nordeco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Hindi ko po alam yung mga Aboitiz eh, malaki yung share. Nung panahon po ng kampanya, hindi ko po alam. Ha? Ano lang to? Kasi nakita ko po yung may-ari ng Aboitiz nung nanalo siya. Si, ano ba yung pangalan nun yung nanalo? Ah, si Marcos Jr. Hindi lang po ako sure ha, kung yun ay kasama din si Aboitiz. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition. At eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, eh, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, eh, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay justisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako o inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Eh, vice chair ako dun eh. O, asan ang katarungan? So, sa mga tweet, pag ako, ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako dun. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila dun sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O, yun siguro yung napapansin ng tao. Ah, mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O eh, kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawa nito.